Pansamantalang nahinto ang paggawa sa Skyway Extension Project matapos mabagsakan ng isang steel grinder ang ilang sasakyan na nagresulta sa pagkamatay ng isang motorcycle rider at pagkakasugat ng apat iba pa noong Sabado ng umaga. To address the problem, the regional director of the National Capital Region, Attorney Sarabuena Mirasol, issued an order suspending the work in the construction site of the Skyway project in Muntinlupa. Hiniling din ni DOLE NCR Director Attorney Sara Mirasol sa mga contractors ng mga proyekto na makipagpulong sa kanila. Sinabi pa ni Francia, ang work stoppage order ay para bigyan daan ang isang isasagawang investigasyon ng kagawaran. She directed the contractor, the engineering equipment, EEI Corporation, and the Skyway Extension Project and its subcontractors to stop the work being done on the project. The contractor, EEI Corporation, and its subcontractors were called to a meeting tomorrow at 10 a.m. Ang pagpapahinto po ng construction ay ipinag-utos upang mabigyan daan ang investigasyon upang malaman kung may mga violation na nagawa o na commit sa construction site. At upang alamin din kung ano ang mga hawak ng lisensya ng mga contractors at subcontractors at kung mayroong paglabag sa occupational safety and healthy standards. Samantala, isa pang video ng trahedyang lumabas at ayon sa nagpost sa social media na ayaw nang kilalanin, inilabas niya ang video para makatulong sa pag-iimbestiga ng mga otoridad. Mapapanood sa video ang pagtagilid ng crane at tumama ang isang bahagi nito sa nailatag ng steel girder na bumagsak sa mga sasakyan sa East Service Road sa bahagi ng Barangay Kupang. Sa video, ang isang rider na muntikan ng madagalan ng bakal ang tumayo pa at tinangkang lumayo, ngunit muli itong natumba, pati ang kanyang motorsiklo. Makikita din sa video ang nabagsakang Mitsubishi Adventure na sinasakyan ni na Henry Delgado at John Paul Gonzalez na kapwa na sugatan. Nagpalabas na ng magkahiwalay na pahayag ang EEI Construction, ang kontraktor ng proyekto, at ang San Miguel Corporation, ang project proponent ukol sa aksidente. Nagpahayag na ang dalawang kumpanya ng pakikiramay sa mga biktima, partikular na sa mga naulila ng rider na si Edison Pakibol. Nangako ang SMC at EEI na masusing iimbestigahan ang aksidente. Kaugnay pa nito ay pinatawag naman na ni Muntinlupa City Mayor Jaime Presnedi ang mga opisyal ng SMC at EEI para bigyan linaw ang posibleng sani ng aksidente. Ipinahayag ni Presnedi ang pangamba na maaaring nagkaroon ng pagkukulang sa pagsunod sa safety protocols. Nagbilin din ito sa dalawang kumpanya na dapat ay wala ng katulad na aksidente ang mangyayari at dapat ay tulungan ang mga biktima. Dumalo din sa pulong sina Muntinlupa City Representative Rupi Biason at Vice Mayor Temi Simundak at ilang miyembro ng sangguniang panglungsod. Samantala, ipinagharap na ng Muntinlupa City Police sa piskalya ng mga kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to properties ang crane operator na si Enrico Gregorio. John Escocio, Radyo Inquirer, 9.90, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.